Kumusta mga ka-isla? Welcome naman sa ating panibagong vlog, sa ating panibagong motorcycle review. So, ngayong araw mga ka-isla, may dumating na motor sa ating bunsaran. So, ito yung TBS 125 in torque. In torque 125 ng TBS motorcycle mga ka-isla. So, tara, atin daw yung review personally. Kasi first time ko pa ding nakita ang motor na ito. So tara mga kaya, samahan niyo ako dating alamin ang mga specification, mga bawat detalye ng TBS N-Torque 125. Sa first impression ko mga kaisla ay bulky tingnan na ng motor. Pero cute pag masdan. Alam niyo yun, bulky na cute. So at naka smart connected din to mga kaisla ng TBS. So gaya ng Yamaha, meron silang Y-Connect. So ito, meron din itong Smart Connect kung tawagin ng TBS. So yung kabuang itsura ng motor, yung appearance niya ay swak. Nagustuhan ko yung appearance ng motor. So premium yung dating ng motor. Yung mga pintura na ginamit ay sakto lang din. Matte finish pala itong nasa harap natin. Ito yung matte red or maroon. Tapos yung sa kabila ay yung kulay blue. So, okay. Yung T-light niya, kakaiba yung disenyo. So, mahihawig sila sa Suzuki Abinis mga kaisla. Yung disenyo ng motor. So, let's start sa kanyang engine, ang specification ng kanyang engine mga kaisla. So ang motor na ito ay naka 3-valve engine ito mga kaisla at naka CVT rib at naka RT-FI. So ito yung term ng FI ng TBS. Yung iba kasi Yamalov low core, 'di ba? FGM FI. Sa kanila naman is naka RT-FI. Naka CVT rib yung kanyang makina. So equip ito ng 125cc single cylinder air-cooled engine. So ang kanyang maximum power nasa 6.9 kilowatt at 7,000 revolution per minute at ang kanyang maximum torque ay nasa 10.5 newton meter at 5,500 revolution per minute. So in terms sa kanyang power at torque ratio mga kaisla, malakas na din ang TBS 125 in torque or in torque 125 ng TBS. At ang motor na ito mga kaisla ay kayang magkarga ng gasolina ng 5.8 liters. So malaki-laki na din ang tangke ng gasolina ng motor na ito mga kaisla. At yung kanyang gasolinahan o yung kanyang fuel cap ay nasa mismong likuran. So nasa may lubot, saksak sinagol tag Bisayaan eh. So yung kanyang disenyo ng itong klaseng gasolinahan mga kaisla ay binasi sa eroplano. Ang tinawag na itong ay aircraft design. So kagaya ng Suzuki Abinis, ganito rin sa Suzuki Abinis mga kaisla ang kanyang gasolinaan ay sa likod din. At sa kanyang dashboard naman ay naka LCD digital dashboard ito. Nakita mo yung lahat ng information dyan. Tapos ito yung sa kanyang headlight switch, high and low, yung sa kanyang signal light, left and right, tapos yung sa kanyang busina. Sa kabila ay mayroong kill switch, tapos yung on and off headlight switch at merong post start button. So at ang kanyang susian ay basic lang din ang susian ng TBS N-Torque 125. So wala siyang shutter key lock, hindi kaya sa ibang motor na mayroong shutter key lock. So sa kanyang floorboard or gulay board, so sakto lang din yung lapad at yung footpeg niya ay okay lang din yung footpeg. Sa kanyang front suspension ay naka-telescopic fork suspension ito. Mayroong gulong na 100 by 80, 12. So, 12 yung gulong sa harap ng motor na ito. At nagustuhan ko yung disenyo ng mags niya.
So naka power mags na ito at naka disc brake sa harap na mayroong single piston na braking system na walang brand name. So at ang kanyang headlight naman ay naka bulb type ito mga Kaisla, so hindi siya naka LED. So sa appearance ng kanyang headlight ay maangas tingnan. At yung gulong sa likod naman nito mga Kaisla ay nasa 110x80 12, so 12 pareho yung gulong sa likod. At sa kanyang U-box naman mga Kaisla, yung underseat compartment ay hindi gaano kalakihan at hindi magkasyang half-face helmet dito. So ito yung sa kanyang gasolinahan mga Kaisla, yung fuel cap lid niya. Tapos ito yung kulay blue na TBS 125 Intorq, o TBS Intorq 125, yun yung tamang term niya, yung tawag, yung Intorq 125 ng TBS. So I like the color mixture niya mga Kaisla, yung combination ng color ng glossy na blue, tapos glossy na red, tapos yung silver combination. So very premium ang color blue, tingnan mga Kaisla, malamig sa mata. So kung ikumpara ko to sa dalawa, so mas okay tong kulay blue. So overall impression sa motor na ito mga Kaisla, itong TBS Intorq 125 ay okay para sa akin sa disenyo niya. So bagong disenyo, the same with Suzuki Abinis. Kaso nga lang itong motor, itong TBS na ito ay mas lamang compare kay Suzuki Abinis in terms sa kanyang mga specification. Kasi ito naka 3 valve engine, tapos mayroong smart connect, di ba? So lamang doon si Intorq 125. Pero sa design naman, mas pogi tingnan si Abinis compare dito kay Intorq 125. So mas bulky kasi si Intorq 125, yung si Abinis is mas slim tingnan. So muscular yung design niya. Ito bulky, parang bulldog. So kayo mga Kaisla, anong masasabi nyo sa TBS Intorq 125? Ano yung opinion dito sa motor na ito? Lalo na doon sa mga may-ari ng TBS Intorq 125 sa nakagamit na nito. Paki-comment down below naman ng inyong mga experience sa motor na ito. Yung performance niya, yung handling, para yung ating mga viewers at least mayroon din silang alam, additional info tungkol sa motor na ito, tungkol sa TBS Intorq 125. And that's all for this vlog mga Kaisla. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and follow our FB page Motor sa Isla. Once again, this is Motor sa Isla, nagpahimangno na mag-amping kanunay o gigugma ang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I
every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.